Welcome to my vlog, and for today, my topic is about virtual office. So yes, we have virtual office. I would like to promote our virtual office here in Mandaluyong. We started our virtual office in 2021, December 2021 kami nag-start. So, bakit ko siya na register or bakit ako nag-gamap dun sa business na virtual office? As a consulting company, CIEN, ang daming struggle na nakikita ko ng mga business owners, especially yung mga decided talagang mag-business na pero hindi pa nila afford yung kumuha ng space or malaking office. And kumbaga, kaya naman nilang gawin sa bahay yung mga nag-business online. Pero isa sa number one requirements kasi for business registration, especially sa LGU or sa mayor's permit, is the contract of lease. Ngayon, kung yung contract of lease mo kasi is, or your lessor is hindi talaga siya legit na nagpapaupa, mahihirapan ka or hindi ka talaga makakakuha ng business permit. Kung DTI registered ka, para makakuha ka ng business permit, kailangan kang may legit lessor. Kung para makakuha pa kapag open ka ng bangko, kailangan meron kang mayor's permit. So, hindi ka mabibigyan ng lahat ng mga to kung yung unang-unang requirements, which is the contract of lease, is wala ka nun. Ako, nagkaroon ako ng idea na why not offer a virtual office. Kasi, kumbaga, magkakaroon ka dito ng professional business address, which is makakakuha ka ng business permit. Yun lang naman talaga yung pinaka-objective ko, is makakuha ng business permit yung mga gustong mag-business, especially yung mga startup, yung mga maliliit lang, or yung mga online sellers. Karamihan din naman, like, sa supplier, clients, customer, madami na rin humihingi sa atin, sa mga owners or sa mga business owner, na kung legit ba talaga tayo. So, para malaman kung legit tayo, kailangan meron tayong oo na ipapakita, kailangan meron tayong business permit na papakita. Kaya, di ba, minsan pag maglo-loan tayo, pag sinabi na rin na, self-employed ako, o kaya may business ako, ang hihingin sa atin, the ITR, yung COR, and also the business permit. Pero yun nga, yung pinaka-start niyan is para makakuha ka ng business permit, you have to get an office, pero hindi lang po nasatapos yun sa mayroon kang nakuhang pwesto. Kasi ang daming bawal. Let's say, bawal yung sa bahay lang, bawal yung nagpapaupa ng, porque yung bahay mo is pwede siyang, hindi mo siya ginagamit, or yung condo mo, pwede mo na siyang paupa. Hindi na po siya pwede ngayon. Kailangan, ikaw na magpapaupa, meron kang permit na magpaupa. Kasi kung wala, hindi po mabibigyan yung, hindi mabibigyan ng permit yung uupa sa'yo. Kasi ikaw, wala ka din namang permit na magpaupa. So, in all videos na ginagawa ko, lagi ko itong nababanggit, yung contract of lease, na sobrang importante siya. Lalo kung ang business mo is magre-renovate, nako, mas madaming requirements dyan. So, you can visit our page or our website or contact us para mas mabigyan namin kayo ng guidance. So, going back doon sa virtual office, yes, kaya ko siya na-establish dahil nga doon sa gusto. Ang anak pa rin, ang main objective ko pa rin dito is matulungan yung mga gustong mag-business na magkaroon sila ng legitimate business permits or business address. So, yeah. Ngayon, ano naman yung advantage pagka meron kang virtual office? So, ang pinaka-advantage niya is mura lang. Unlike kung halimbawa kukuha ka ng pwesto, ngayon kasi dito sa Mandaluyong, like mga 10 square meter or 20 square meter, depende sa location, nagte 10,000 to like 22 square meter, meron na ngayon na umaabot ng 30 to 40,000 yung rental. So kung startup ka or ang business mo naman is sa bahay lang na nagbebenta ng mga damit or any goods na pinopost mo online or sa Shopee, Lazada, kumbaga hindi mo afford pa yung ganun kalaki na pwesto. So yun ang nagiging option, is to get a virtual office. So dito sa Mandaluyong, isa po kami sa nag-o-offer niyan. Meron lang kami, let's say, 15,000 yearly, isang buong taon nyo na yon na upa. Unlike kung halimbawa kukuha ka talaga, yung 15,000 mo a month is malaki na yon for us na nag-i-start.
Well, sa mga nanonood po nito, kung naghahanap ka ng office or virtual office na pwede mong i-rent habang startup ka, pwede po nyo kaming kontakin. Matutulungan namin kayo kung paano start yung business, paano nag-work yung virtual office, bakit mas mura siya, or bakit ano yung mga advantage niya, ano yung mga disadvantage, kasi of course may disadvantages, but I'd like to discuss it personally. Sa mga gusto pong maghanap ng virtual office, you can contact us. I'll put the contact numbers in the description box para makontakt nyo kami, or you can visit our page or our website na ilalagay ko din po sa description box para mas madali po sa inyo. I have a vlog na rin na posted po. Hanapin nyo na lang kung ano yung advantage pag meron kang business permit. And of course, may disadvantage din yun. So siguro kailangan natin i-weigh in kung ano, or mabalance lang natin, malaman natin yung mga pros and cons bago natin pasukin. I am not forcing you, I am not encouraging you to register your business, nor not register it. Pero mas maganda is maaral natin siya ng maigi bago natin siya gawin. So, for those who are interested in virtual office, you can contact us again. And yeah, I think that's all. Thank you so much again for watching. And please, 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 don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos na ina-upload ko tulad nito. Thank you!